What's up mga Repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik. And today, tayo ay magluluto ng isang recipe na usually ino-order natin sa mga Chinese resto. Ito yung sweet and sour pork mga Repa. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang aking step-by-step procedure kung paano lutuin ito. So paano mga Repa? Tara, samahan nyo ko at akin ibabahagi ang pagluto nito. Tara! Alright mga Repa, simulan na natin ang pagluto ng sweet and sour pork na Chinese resto style. So ito, gumamit lang tayo dito ng pork casim. Mga half kilo to na hiniwa natin ng parang pang barbecue style or manipis. Tapos ginamitan natin siya ng meat tenderizer. So ipapound lang natin siya para makatulong to na malambot yung ating kainin. Kasi ipiprito lang natin to mga Repa, hindi natin ilalaga. Kaya kung prito, mas mabilis yung lutuan nun kaysa sa pagpapalambot ng paglalaga eh. So, ayan. Pero pwede naman gumamit dito ng mga mamahaling part ng pork like yung mga sirloin. So, mas madaling lumambot yun mga Repa. So, tapos yan, ating itong titimplahan. So, gumamit ako dito ng diniktik na bawang mga Repa. Siguro mga 6 na piraso to or more para talaga medyo garlicky yung flavor. Tapos, tinimplahan ko rin to ng ground pepper. Siguro mga 1.5 teaspoon yung ating timplahan dito. Tapos ito, gagamitan ko rin siya ng baking powder, mga half teaspoon lang siya kasi nakakatulong to para lumutong yung ating piniprito and at the same time, nagpapatenderize din siya ng meat. Tapos ito, haluan natin siya ng soy sauce. So, ginamitan ko siya ng Kikkoman mga Repa. So, tansyahan ang ginawa ko dito. Pero kung gusto nyo ng measurements, siguro, titignan ko muna yung video ko ha. So, sa unang bagsak niyan, gumamit ako ng 2.5 teaspoon. Tapos, dalagdagan ko kasi siya. Ayan. So, siguro in total, mga 4 tablespoon o 4 na kutsarang Kikkoman na soy sauce ang ginamit ko rito. So, pwede kayong gumamit dito ng ordinaryong soy sauce mga Repa. So, medyo careful lang kayo kung maparami. Baka mapaalat nyo at magmukhang adobo. Tapos yan, nilaluan ko siya ng isang itlog mga Repa. Na hilaw ha, huwag yung nilaga. Ayun, nakatulong siya pang bind and pampalambot din. Tapos ito, nilagyan ko siya ng cornstarch. Ito yung breading na gagamitin natin dito mga Repa. So dalawang method ang ginawa ko dito sa paglagay ng breading. Una yung nakadirekta, pangalawa yung dinoble dip natin. Ayun, nag-add ako ng konting water kasi medyo natutuyo siya. Eh, kailangan ko pagdagdagan ng cornstarch mga Repa. So, pangdagdag lang siya para maging sticky, kaya ako siya inad ng water. So, ito yung first method mga Repa, nakarekta yan. So, isa-set aside lang natin to ng mga an hour or more para kumapit yung lasa. Tapos, tinimplahan ko rin to ng rock salt. So, ayan, siguro mga 1.5 teaspoon lang. So, to taste din yan mga Repa, depende sa inyo. Kasi sa amin medyo mahina na kami sa alat eh. So ito yung first method na sinasabi ko sa inyo. Nakarekta na yung cornstarch dun sa ating pork. So okay siya mga Repa, masarap kainin. Pero kung presentation siya, mas ano eh, parang lumalabas yung color nung ano eh, ng soy sauce tsaka nung karne natin. So mukha lang siyang ordinaryong pritong pork eh. So pangalawang batch na. So sa second batch niya, ang ginawa ko, bukod sa meron siyang cornstarch eh, dinip ko pa rin sa another cornstarch mga Repa. So ito yung pangalawa natin. Ang maganda nito, maganda yung itsura niya sa presentation. Pero medyo umihiwalay yung ating cornstarch. Kaya ayan, nakita nyo parang medyo pumuti yung ating mantika mga Repa. So pero kung binabad ko pa ng mga tagal-tagal yan, yung pinagpawis natin eh, hindi magkakaganyan yan. Kasi paglagay ko ng cornstarch, nilagay ko agad, pinirito ko. Kaya nagkaganyan yung ating mantika. Pero overall, malutong yan mga Repa. Masarap. So, maganda yung may baking powder at saka pinown natin ng meat tenderizer. Tapos ito, dito na tayo sa ating salsa mga Repa o yung sweet and sour sauce natin. So, bumili ako ng Del Monte na chunks. So, sinegregate ko yung juice niya from the pineapple. So, yung juice, hinalo ko dito. Tapos nilagyan ko siya ng brown sugar. So, to taste yung brown sugar sa inyo mga Repa. Depende kung mahilig siya sobrang tamis o konting tamis. Tapos ito, naglagay ako ng banana ketchup, mga Repa. Ordinaryong banana ketchup para makuha natin yung texture nung sa chowking, yung mapula. Kaya ako siya nilagyan yan. Siguro gumamit ako dito ng mga 1/2 cup na ketchup, mga Repa. Tapos ito, gumamit din tayo dito ng soy sauce.
So soy sauce para medyo dark yung ating sauce, and at the same time nakatulong siya sa linamnam at medyo pampaalat ng konti. Tapos ito naman yung ating Knorr seasoning. Ang nagagawa nito, para mag-amoy pang restaurant ng inyong luto, haluan nyo ito mga repa. Sigurado ko sa inyo ang bango ng inyong luto at masarap yung pagkakaalat niya. Tapos ito, tinimplahan din natin siya ng ground pepper. Sa Knorr seasoning, kung sukatan ang hinahanap nyo, siguro mga 2 tablespoon, okay na yun. Or 1.5 tablespoon. Tapos yung sa ground pepper, siguro 1 teaspoon. So yan, ito, pine-prepare na natin yung ating sauce. So dito na natin ginagawa lahat yung timplahan at konting adjustment na lang kung pakukuluan natin. Tapos mag-add ako ng konting water dito mga repa. Kasi gusto kong texture dito. Yung medyo, hindi siya sobrang lapot. May konting labnaw pa rin. Kasi may batang kakain mga repa. Pero okay lang na sobrang lapot yan. Kasi yung iba naman kinakot lang talaga yung sweet and sour pork na sauce eh. So since okay na yung sauce natin mga repa, kaya ating ito nilagay sa kwali na nakabukas na yung apoy. Tapos ito nilagyan ko rin sa slurry of cornstarch mga repa, siguro mga 1/2 cup. Pero gradual lang paglagay nyo kasi para mabalance ninyo yung pagiging labnaw at saka lapot nya. Tapos ito naglagay ako dito ng suka or vinegar mga repa, siguro mga 1/4 cup or more, pero hindi abot ng 1/2 cup. Pagka nilagay nyo yung vinegar dito, huwag nyo munang hahaluin ng mga first 3 minutes para hindi mahilaw yung suka. Sabi nila, ano lang daw yun, hindi daw totoo. Pero sa akin kasi pag hinahalo ko, minsan hindi masarap yung kinakalabasan. Kaya much better, huwag nyo munang haluin yung vinegar, mga repa. So ayan, tinatansya ko dito yung sauce, mga repa. Nag-add ako ng konting tubig. Kasi adjustment niya, kasi nga naglagay nga tayo ng slurry of cornstarch mga repa. So dito natin lalaruin yung tantsahan na moves dito mga repa. So yan, so yung anak ko mahilig sa sarsa, talagang sinasabaw sa kanin eh. Kaya medyo kailangan akong dami yan. Tapos ito, nalagyan ko na siya ng green and red bell pepper mga repa. So nanotice nyo diba, pag kumain kayo sa mga Chinese restaurant o sa Chowking, yung kanilang bell pepper tsaka sibuyas, parang hindi ginisa, parang malutong pa rin. So dito ko ginaya yun mga repa. Tapos ito hindi ako gumamit ng puting sibuyas. Kasi panahon ngayon, ang mahal sobra ng puting sibuyas mga repa. Isang large, medium size, papalo ng 100 pesos. Kaya pulang sibuyas yung ginamit natin dito mga repa. Baka sa susunod na luto ko, mawala na akong sibuyas sa gamitin. Joke lang. Tapos yan, so okay na yung sauce natin. Kaya atin ng pinatong yung ating piniritong pork. Ayan, makikita nyo mga repa, talagang malutong yan. Dahil yan sa paggamit natin ng anong tawag dun, baking powder. Nakakatulong yun, tsaka cornstarch. So ayan, pinatong na rin natin dito yung ating pineapple chunks. So pampinali natin yan para pagdating sa presentation ay maganda tignan, hindi sagi tignan. So dyan ko nilalagyan yan mga repa. Hahalo pa rin naman yung lasa nyo dyan eh, pag pinatong nyo gamit yung residual heat. So again, this is Kuya Nicky. Kung nag-enjoy kayo sa video ko, baka pwede naman kayo mag-subscribe, mag-like at mag-comment. So till next video again, this is Kuya Nicky. Just wanna say thanks everyone. Have a good day.